Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Amen. Lahat magsabi ng hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tunay na napakasarap ang maglingkod sa Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay manalangin, magpaabot ng ating taos puso, pagpasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Mapagpala po namin Diyos na makapangyari sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Taos puso at bukal sa aming mga puso at isipan, aming pagpapasalamat sa oras na ito. Dalayan po namin sa Diyos, pagpalaan mo rin po ang iyong malasta ng buhay. Sa ganang balikod, ako po ay walang magagawa kung paano po pinagpala ang bawat yugto ng managawain na tapos na. Higit sa lahat, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, napatuloy mong pinapatunayan na ikaw ay nandito sa tunay mong banal na gawain. Sa unang panalangin na aming dearly beloved Pastor Willis Rod Almeda, your end time and your holy prophet of God, pagpalain mo po ang iyong banal na lasta ng buhay. Sa lahat ng mga narito, ikaw po Diyos ang magpaunawa sa kanila kung gaano kalaga ang tunay na pagliligkod sa iyo. At sa makapaling pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons, hindrances, doubts, unbeliefs, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Say praise the Lord! Puri na atin na kayo ng Diyos na buhay, mga minamahal. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay nasa ayos na kalagayan? Kayo po ba, mga minamahal, ay pinagpapala ng Diyos? Lahat ng mga pinagpapala, magsabi ng Amen? Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talaga namang Diyos na mapagpala. Ang pinakamataas na pagpapasalamat, pagdarakila at pagpaparangal ay para lamang sa ating isang Diyos na buhay, sa Kanya lamang mag-isang kapurihan. Hallelujah! Dobleng pag-respeto at pag-alang sa ating pong dear the beloved honorable pastor, Will Estrada Almeda, the ensign, prophet of the loving Lord Jesus, as alatanit po ng mga beloved Almeda children, the beloved Almeda family, Diyos ng buhay. Biblia. Dito po sa Book of Romans, chapter 8, verse 32. Na dito, mga minamahal, mababasa natin, ang Diyos ay hindi po maramot na Diyos. Ang Diyos, mga minamahal, ay mapagpalang Diyos. Say praise the Lord. Naniniwala ba kayo, minamahal, na ang Diyos ay mapagpala? Hindi maramot ang Diyos. Isa po, mga minamahal, sa ugali ng Diyos, ang siya po ay mapagbigay. Basahin natin, mga minamahal, Romans chapter 8, verse 32. Ang sabi ng Biblia, mga taga-Roma, kabanatang 8, talatang 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, ay nakasubok na humiling sa Diyos. Mga minamahal, at lahat tayo ay nakaranas nung tayo ay humiling sa Diyos. Ito po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Naranasan nyo na bang humiling sa Diyos? Spiritual ba yan o literal? Spiritual man o literal, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, anuman ang ating hilingin sa Diyos, ito po ay kayang-kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga itud ni Apo Diyos, amin nga kayat tayo. Anya ayate kayat tayo kakabasan. Anong gusto natin, mga minamahal? Yung tayo po ay makapaglingkod sa Diyos ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yung tayo po, mga minamahal, ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Sabi ng Biblia, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Walang bayad. Awan ti bayad na, isungarot ibagbagada. Libre lang garo dun, kat awan pa ilang bayad na. Amen.
Amen. Kasi minsan nag-iimbita tayo, libre ti pan na kaisalakan nga itid ni Apo Dios, awan ti bayad na. Dahil tagarod ti meaning na, di ibagbaga tayo nga libre. Na ti meaning na dayta, awan bayad na. Amen? Amen? Hindi pinagait ng Dios ang kanyang sariling anak. Mga minamahal, siya mismo. Hindi niya ipinagkait, ipinagdamo sa atin ang kanyang sariling buhay. Ibinigay sa atin, tayo po ay kanyang tinubos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life." Sapagkat ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mula sa pinansyal, material na ating kailangan sa Diyos, ipinuprovide ang Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen. Sa pisikal na pagpapala, ang ating kalusugan, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sabi nga ng ibang mananampalataya, kahit sila ay nag-aayuno, nananalangin, hindi kumakain, walang tubig-tubig, walang kain-kain, magsakripisyo, gumanap sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kanilang kahilingan, sila po ay maging matatag sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung action, mga minamahal, sinasama nila ng faith. Yung kanilang pananampalataya, sinasama nila ng gawa, nag-aayuno at nananalangin ang kahilingan nila sa Diyos. Mahal na Panginoon, makasunod ako sa iyong banal na kalooban. Mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos, iniingatan ng Diyos ang ating pangangatawan. Amen? Everybody should praise the Lord. E di lalo sa spiritual na, hallelujah, pagpapala, spiritual na ating hilingin, yung tayo po ay huwag makabitaw sa paglilingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya hindi pinagkait ang Diyos ang kanyang sarili, mga minamahal. Ibinigay ng walang bayad. Meron ba tayong alam na bagay? Adaya kakabsat, tiyamam mo tayo nga banag nga saan nga kaya nga itud ni Apo Diyos para kada tayo. Meron ba, mga minamahal? Wala tayong alam na bagay, praise God, na hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin. Yung kanyang sarili, kanyang ibinigay, mga minamahal. Ang sabi diyan, hallelujah, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Hallelujah, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano ang purpose, ano ang layunin? Upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maadaan tibiyagag na nayon, dagidjay mamati kina Apo Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Amin tayo kakabsat kit mamati nga adati Diyos nga si Bibiyan. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, anuman ang iyong hilingin, eh lalo na kapag ikaw ay nagkaroon ng spiritual desire, mahal na Panginoon, usaranak, itag, gawain mo, ita lugar nga da ita, nga dati, dagiti anak mo nga agsir-sirbi kanyam, siya kumamati may sa nga usarum, nga mangiwaragawag, mangikaskasabati sa asaw ni Apo Diyos, siya kumamati may sa nga agbaling ko mga choir member, ure agmamadida ito yung boses ko. Amen? Oray ni pagbagatid na duma, saan ka kanta? Baka kanta ka, makaturog kami. No, baka no, kanta ka, pumanaw amin nga makangyag. Amen! Nga madala ta dahi ta, desire mo nga, usaron na ka ni Apo Diyos. Awanti is imposible na. Amen! Kahit masama or pangit ang pandinig ng iba sa boses mo, mga minamahal. Pero pag ang Diyos ang inaawitan mo, ang ganda yan. Ang ganda sa pandinig, sa tenga ng Diyos yan. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord! Kaya itong ating pinag-aaralan, mga minamahal, hindi maramot ang Diyos. Saan nga naimot ni Apo Diyos? Ang akaslay ti tao, ah. Uray sino mata. Amen! Lalo na pag pinaghirapan mo, pinagpaguran mo. Tapos yung hihingi lang sa'yo, hindi man lang marunong magpagod. Hindi man lang marunong magtrabaho. Tiket na lang, dawat nga dawat. Si kamot, mangtad ka lang tanga mangtad. Ngamin ka, adati, meron kang tinatawag natin mga minamal ka, minamal ko na pusong mapagbigay. Sino rito ang may pusong mapagbigay? Hindi nanunumbat. Meron? Adda ka kamsat, wano awan. Adati amok. Nga, mangtad, nga, isumbat na latamad. Adamat lata timangtad nga, talaga si pupuso nga mangmangtad. Taapay ammo na tisasa o ni Apo Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya sina-challenge tayo ng mga Panginoon, ang Diyos natin ay hindi po maramot na Diyos. Isa po yan sa ugali ng mga Panginoon, mga minamahal na hindi po mapapantayan. Hallelujah! Kahit sino mang taong mayaman dito sa libutan, hallelujah! Kahit anumang religion sect at denomination, hallelujah! Ang ating malapit sa Kristo lamang po ang nagkatawang tao doon sa krus ng Kalbaryo, intid na. Hallelujah! Diyay biyag niya kamsat para kada tayo, para isalakan na tayo ni Apo Diyos. Everybody should praise the Lord. Walang religion, walang sect at denomination na nagpapako sa krus. Para tayo tubusin sa ating kasalanan. How many years na, ilang libong taon na ang lumipas, mga minamahal. Marami pa rin mga tao ang hindi po nagpapahalaga sa krus ng Kalbaryo, sa cross of Calvary, mga minamahal, na ang ating malapit sa Kristo lamang po ang nagkatawang tao. Lahat magsabi ng praise Lord. Kasi kung pinapahalagan mo ang cross of Calvary, ang ating malapit sa Kristo na nagkatawang tao, dapat sinisikap mo na makasunod talaga sa kalooban ng Diyos. Dapat sinisikap talaga ng tao, mga minamahal, na huwag nang magkasala. Dapat sinisikap talaga ng buong tao, mga minamahal, na hindi na mamuhay ng naayon sa buong buhay makasanlibutan. Everybody so praise the Lord. Hindi maramot ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin mabibili ang Espiritu ng Diyos. Saan tayo nga magatang ti Espiritu ni Apo Diyos? Saan tayo nga magatang kakabsat iti ayat ni Apo Diyos? Anya timbaga na to'y 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Basahin natin. Una mga taga-Korinto, kabanatang 2, talatang 12 at italo sa talatang 14. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. 14. Ngunit ang taong ayon sa laman, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Kaya mga minamahal, yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos, anong Ilocano yung tumatanggap? Dagayay umawawat, isasaw niya po Diyos. Saan dalang nga dingdinggan? Saan nga dinengdeng? Saan dalang nga dingdinggan? Aaramidin damutlaan. Amen po. Everybody sir, praise the Lord. Ay nakano kakamsat, iti naawat tayo ito'y. Aramid niya po Diyos, imbaga na ito'y kakamsat, tinanggap natin. Hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dyan palang mapatunayan mo, hindi maramot ang Diyos, mahal na Panginoon. Pumunta ako sa palengke, pumunta ako sa paaralan, pumunta ako sa mga taong mga may kaalaman, mga marunong ng mga tao, mga kilalang tao, mga popular na mga tao, pero hindi ko sa kanila natanggap ang iyong Espiritu. Pero ang Espiritu ng Diyos, minamahal, sabi ng Biblia, tinanggap natin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi dyan, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay ng Diyos. Tapno maamuan tayo kanukabsat.
no anya dagiti arami ni Apo Dios nga inted na para kada tayo. Amen. Awan ti bayad na. Everybody should praise the Lord. Pero doon sa mga taong hindi po tumatanggap ng salita ng Diyos, doon po sa mga taong namumuhay ng makasalibutan, ang sabi ng verse 14, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Bakit hindi nila tinatanggap ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, sapagkat ito ay kamangmangan sa kanila. At hindi nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Everybody should praise the Lord. Narigat gayang makamsat no agyagyang kadita panaggimungan agsirsirbi ka weno sumamba ka kin Apo Diyos dumaluka nga saan mula takamsat nga narikna iti presensya ni Apo Diyos awanti may bagata yung nga nagmove it is Holy Spirit ni Apo Diyos kakamsat. Dagiti kapatiran nga dumaldalo na para pong nagiging libangan na lang ang pagdalo, ang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng verse 14, parang tayo ay katulad ng mga tao na hindi tumatanggap ng Espiritu ng Diyos dahil hindi nila nauunawa. Ayan ay kamangmangan sa kanila. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po ba mga minamahal? Pag nagkakapuspusan na, nakikita natin yung ating kapamanan ng palataya, yung ating mga awit, nakikita natin sila na ay napupuspus na, nagmumove na ng Holy Spirit, yung moving of the Holy Spirit, minamahal, ay nandyan na. Hindi ba sinisikap nating lahat? Everybody shall praise the Lord. Kaya pag nadama natin ang presensya ng ating malap Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, patunay lamang mga minamahal, na sa pagkakataong yan, naranasan natin, mismo ang Diyos ang nagbigay sa atin ng Kanyang Espiritu Santo para maramdaman natin ang Kanyang presensya. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Oh, hindi niya ipinagkait ang Kanyang sariling buhay para sa atin. Ibinigay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya lahat ng ating kasalanan. At ang sabi ng ating nabasa, maging ang Espiritu ng Diyos ay hindi niya ipinagkait sa atin. Everybody should praise the Lord. Kaya ano sabi ng Biblia, para doon sa mga taong hindi nakaunawa ng salita ng Diyos. Kahit pala kamag-anak na natin, kahit pala kaibigan na natin, mga minamahal, kahit alam na pala nila na tayo ay membro ng ministeryong ito, pero hindi pa rin nila nauunawa. Namumuhay tayo ng may kabanalan, sumisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Imbaga ti Biblia kapsat, dagadjay, saan ka nung makaawat? Yung mga hindi po makaintindi at makaunawa ng ating ginagawa dito, Biblia ang nagsabi, wala pa silang Espiritu ng Diyos. Amen. Isu nga Santa Agung-ungot. Oh, hindi tayo magagalit sa kanila kung sila hindi makinig sa atin. Hindi tayo magalit sa kanila mga minamahal kung sila hindi maniwala sa atin. Pero sabi ng John chapter 3 verse 16, binasa natin kanina, yung mga maniniwala, dagidjay mamati kina Apo Diyos. Nga iso na lang ti Diyos nga dapat pagsirbyan ka kabasat. Imbaga ti Biblia, ada ti biyag nga agnanayon. Everybody should praise the Lord. O, tuloy-tuloy tayo, minamahal. Andyan pa po kayo? John chapter 3 verse 19 up to 21, anya ti imbaga na to eh. Dagidjay kano umas asidig kina Apo Diyos, yung mga lumalapit sa Diyos at yung mga hindi lumalapit sa Diyos. Magkaiba yan, mga minamahal. Dagidjay umas asidig kina Apo Diyos, awawatin da nga na impuswan ni Apo Diyos kakabsat, kan dagidjay saan nga umas asidig kina Apo Diyos, dagidjay saan nga mamatmati. Tama ba yung Ilocano ko? Mabuti hindi nyo napakinggan. Everybody should praise the Lord. Oh, sundan nyo minamahal. 1 Kabanatang 3, talatang 19 hanggang 21. At ito ang katulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa.
Sapagat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupur sa ilaw at hindi lumalabis sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapot ang gumagawa ng katotohanan ay lumalabis sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Ang pinag-aaralan natin, ang tinatalakay natin, ang Diyos ay hindi maramot na Diyos, Siya ay mapagpala, Siya ay mapagbigay na Diyos. Lahat magsabi ng Amen. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay para sa atin, iniligtas niya tayo, minamahal, isinave tayo ng mahal ng Panginoon, maging ang kanyang Espiritu Santo ay pinakalob sa atin, ayan ang atin natanggap, hindi iyan natanggap ng mga taong namumuhay ng buhay makasanlibutan. At ngayon, sinabi ng Biblia, ano nga pang kaibahan ng mga taong may Espiritu ng Diyos at ng mga taong walang Espiritu ng Diyos? Ang sabi rito, dagijay kanukamsat agar arami titidakos, yung mga gumagawa ng masama ay napupuor sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw. Bakit nga naman sila? Verse 19 muna tayo. Verse 19, huwag natin lagpasan yung verse 19. Nanaparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagat masasama ang kanilang mga gawa. Everybody should praise the Lord. Balikan natin yung John chapter 3 verse 16. Sino nga yung nagkatawang tao, minamahal? Yung nagbigay ng kanilang ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sino siya? Siya ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Yesus. Siya ang ilaw na tinutukoy ng Biblia na naparito sa sanglibutan para liwanagan ang puso at isipan ng tao para maunawaan ang salita ng Diyos. Ngam imbagay ti Biblia kamsat, anya kanot ti inarami dagiti tat tao. Imbis nga ayatanda ni Apo Isu Kristo, sabali ti inayat da. Amen. 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 Sabali mo jay love triangle ah. Ang ajay ay ayatom, sabali mo ti ayatan na. Jay ayatan na, sabali mo ti ayatan na. Amen. Everybody should praise the Lord. Parang ganun minsan ang ginagawa ng tao, nilalaro-laro ang pag-ibig. Pero ang pag-ibig dapat sa Diyos, huwag ginagawang laro, laro-laruan. Kasi hindi po ito magiging makatotohan ng pag-ibig mo sa Diyos kapag hindi mo ito ina-apply. Amen po. Ulitin natin. Ito ang katulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Mas inibig ng tao yung kadiliman, yung buhay na makasanlibutan dito sa sanglibutan kaysa sa ating mahal na Jesucristo na siyang ilaw. Bakit nga ba hindi nila inibig ang Diyos, ang ating mahal na Jesus? Ang sabi diyan, upang huwag masaway. Ang sabi niya, sapagat masasama ang kanilang mga gawa. Ayun pala eh. Amen? Amen! Kaya yung mga ayaw lumapit sa ating mahal na Jesus kahit hinahayuan na natin, ang sabi ng Biblia eh, dakos gayam dagijay aramidda. Amen. 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 Kaya pag hindi mo na iniibig ang Diyos, nako, dakos daitan kakausat. Ibagbaga tayo, ayatag ni Apo Diyos. Simula bigat, aldaw, malam, rabai. Ayatag ni Apo Diyos. Ngayon, no, saan mo nga aramidin, tisasaw ni Apo Diyos. Saan nga agpaiso daitan nga ayat? Amen. Everybody should praise the Lord. Okay, verse 20. Sapagat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupur sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Amen. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Yung gumagawa ng masama, napupur sa ilaw, iniibig pa nilang kadiliban kaysa sa Diyos, minamahal kaysa sa ating mahal na Jesucristo. Bakit masasama ang kanilang magawa? At ngayon sabi ng ating nabasa, hindi, ang ginagawa nila ay masama, sila ay napupur sa ilaw. Hindi sila lumalapis sa ilaw sa ating mahal na Jesucristo. Bakit? Upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Tapno saan tayo nga mabagbagaan? Tama ba? Tama ba mga minamahal?
Naobserbahan nyo ba yan sa inyong mga loved ones? Dalhin mo na sa gawain yung kapitbahay mo. Dalhin mo na sa gawain. Ayaw nila. Bakit? Ayaw nilang mapagsabihan. Ayaw nilang maturuan kung paano paglikuran ng Diyos. Kaya nga pag sinabi natin, mamuhay po kayo ng may kabanalan, mamuhay po kayo ng may katapatan, madida kaya atin ti umay. Amen. Awan ti tong its ijay. Awan ti baraha ijay. Awan ti inumum ijay nga arak. Awan ti sigarilyo ijay. Nandoon, ang gagawin mo doon, magpupuri ka sa Diyos. Dayawam ni Apo Diyos. Amen. Everybody should praise the Lord. Biblia nagsabi upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Kaya hindi tayo magalit sa kanila, kundi pinapatunayan lang ng salita ng Diyos na kinakailangan mangyari kung ano ang salita ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Sabi rito mga minamahal sa verse 21, datapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, ano ang ating ginagawa? Dahil ito'y aramidin ng kapsat. Ano ang ating ginagawa ngayon? Ito ay makatotohan ng paglilingkod. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag ng kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Meron bang nagwawalis na hindi niya nakikita yung kanyang winawalis? Sige nga, nanay, kumuha ka nga ng walis. Magwalis ka. Pag kumuha ka ng walis ngayon, mawawalis mo, nakikita mo kung anong winawalisan mo. Kasi may mata ka para tignan kung ano yung wawalisin mo at masasabi natin, maliwanag pa naman. Pero pag maglilis ka, magwalis ka dyan ng hating gabi at walang ilaw, makikita mo ba yan? Lahat magsabi ng praise the Lord. Simple lang na maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya ang ating mahal na Pesokristo na parito, ilaw, liwanag, para liwanagan ang mga puso at isipan ng mga taong nasa kadiliman. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord! O last verse na tayo. Amen. Habang inandang ating awitin, wala kasi akong Bible reader ngayon. Oh, ano sabi ng Biblia? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 8. Kaya delikado yung mga ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero sa ating mga naglingkod sa Diyos, meron tayong pinagsisikapan. Tandaan natin minamahal. Kaya tayo nandito dahil nagsisikap tayo. Amen po. Kaya tayo nandito mga minamahal dahil gusto nating mapalugdan ng Diyos at magsabi ng praise the Lord. Ayaw ng ating mahal na Jesucristo na yung ating paglilingkod ay walang bunga. Hindi katulad sa ating religious sect na denominasyon na tumagal na sa kanilang paglilingkod sa Diyos, pero ang kanilang mga buhay ay natiling makasalanan, na natili sila mga minamahal na inaalipin ng masamang espiritu ng kasalanan, pero tayo, simula na tayo makakilala sa Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos ng libre, walang bayad. Ang kanyang Espiritu Santo, ang kanyang pag-ibig, lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kahit malayong ating lugar, kahit nasa bundok, nasa tawid dagat, minamahal, kahit napakalayo ng ating bahay, sa bahay-samba ng Diyos, sinisikap natin bakit po, minamahal, ang tinanggap natin dito, hallelujah, praise God, hallelujah, ay walang iba kundi ang ating mahal na Jesucristo na siya ngayon ang naghari sa ating puso at isipan, na siya ngayon ang ating pinaglilingkuran sa Espiritu at katotohanan at magsabi ng praise the Lord. Hallelujah, everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, walang kalugian ang maglingkod sa Diyos. Amen? Amen? Ano ang pwede ninyong hilingin sa Diyos sa oras na ito? Dapat spiritual. Huwag lang puro literal. Huwag lang puro material, mga minamahal. Ang ating hilingin sa Diyos, ang kanyang Espiritu Santo ay mamalagi sa ating buhay. Amen? Amen? 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. Una mga taga Tesalonika, kabanatang 4, talatang 8, kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo.
Kaya yung mga umaayaw, yung mga sumusuko, yung mga sumusurrender, yung mga nagtatakwil, mga minamahal, hindi ang tao ang kanilang itinatakwil. Katulad sa aming mga nagsasalita rito sa harapan, hallelujah, na salita ng isip pinapangaral, pero yung mga ayaw nang makinig, yung mga hindi na nagkoconcentrate, yung mga hindi na nagsiseryoso sa kanilang pakikinig, sa kanilang paglilingo sa Diyos, hindi pala yung nagsasalita sa harapan ang kanilang kinaaayawan. Hindi pala yung nagsasalita sa harapan yung kanilang ayaw nang mapakinggan. Anong sabi ng Biblia? Kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Last verse na lang uli. Luke chapter 10 verse 16. Maganda kasi dito magtalakay ng mga salita ng Diyos minamahal kasi medyo maliwanag. Kaya pinagpala tayo tuwing araw ng Webes, mayroon tayong Bible study rito. Natutuwa ba kayo? Nagliliwanag ang ating lugar na ito na pinagdarausan natin ng Bible study? Amen? Amen? Sa susunod, magkaroon pa ng extension na sa likuran. Di ba? Para kahit uulan na o masama ang panahon, kahit mainit ang araw, ang panahon, minamahal, hindi na kayo mainitan. Kung lobi ng mahal na Panginoon, yung buong lupang ito eh. Di ba? Mabili na. Amen? Wala imposible kasi alam ng Diyos ang deserve natin, ang ating hiningi sa ating mahal na Panginoon. Kung isipin nga natin, inilagay ng Diyos ang kanyang gawain dito para may pagtitipunan ang kanyang mga anak. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Anong sabi ng Lucas, kabanata ng Diyos, talatang 16? Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil lang sa akin nagsugo. Ayan palang mahirap, di ba? Kaya kapag ikaw ay isang tao, oo, baka matayo ay tao lang, madali tayong masaktan, madali tayong matisod, madali tayong manghinayang. Minsan sensitibo tayo, minamahal. Ang mahirap pala pag tayo ay nagtatangi, nagtatakwil ang ating kapwa-tao. Pag meron tayong kinaaayawan, pag meron tayong ayaw pakisamahan, pag meron tayong ayaw natin kaibiganin, mga minamahal, delikado. Eh kung Kristiyano ka, dapat wala kang attitude na ganyan. Ang attitude ng Kristiyano ay may Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ang sabi ng Biblia, ang ating tinatalakay, ang ating pinag-aaralan, ang Diyos ay hindi maramot na Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay. Our loving dear Jesus, ang ating mahal na Jesus ay Diyos na mapagbigay. Kaya dito makita mo mga kapatiran, kahit minsan walang-wala na madukot sa kanilang bulsa. Basta ang alam nila, malapag noon, pagdukot ko sa bulsa, magbigay ako para sa gawain mo o hindi man sa gawain mo, sa aking kapwa mananampalataya. Amen! Pag nakita ko ang kanyang sapatos ay butas-butas na. Luma na, kailangan ng bilihan. Pag nakita mo yung kamamananampalataya na ang damit niya ay pulit-pulit na, kailangan mo ng bilihan. Kasi alam mo naman, wala siyang pambili. Sinong gagamitin? Ikaw. Amen! Sa Abrangan, alala ko na na-assign kami doon, mga minamahal, yung kapatiran, uso sa Abra yung agpadigo. Magpalitan ng ulam, pati yung sabaw. Mga minamahal, eh kasi magkakamag-anak doon. Eh one time, nag-aaral pa lang ako noon, mga minamahal. Sinama ako ng kaklase ko doon sa bahay nila. Eh pag magkakamag-anak, lalo pag magkakabidbahay, pag tanghalian, nagpapalitan ng ulam. Nagbibigayan. Amen po! Everybody should praise the Lord! Eh lalo na magpapasko na, di ba? Amen! Amen! Lalo sabi na praise the Lord! Kaya yung mga humiling sa Diyos na anuman ang iyong kahilingan sa Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi maramot. Basta unahin mo lamang hilingin sa Kanya, espiritual, mamalagi ka, manatili ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Everybody should praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus, mga minamahal.
Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hilingin lang natin nang may pananampalataya. Eh lalo na pag ikaw ay magkaroon ng spiritual desire, gamitin ka ng Diyos sa kanyang banal na gawain. Gamitin ka ng Diyos para sa iyong kapwa. Gamitin ka ng Diyos para sa iyong mga mahal sa buhay. Sino sa inyo rito ang mga desire na ganyan? Meron? Wala? Wala? Meron. Adawan. Dapat kumaadda. Amen. Magkaroon tayong lahat ng spiritual desire. Apo Diyos, shakti usarum. Ijay nga lugar, tapno, agtultuloy nga makapagsirbi kami kanyam. Shakti usaron, ta makikita kay kapsat ko, marigrigatan. Amen po? Amen! Amen! Makikita kay Jay nga panagibungan, Apo Diyos, kasasabali di sound system me. Nagkapsot. May sa gamit ti speaker. Jay mic me, I want to stand mic na. Sakti usarom, Apo Diyos, stop na makagatang kami, Ijay. Amen. Apo Diyos, iti, kalpasan ti panagdimong, adati makan, adati breaking, tata, Apo Diyos, adalata. May sa ako mga usarom. Amen po. Everybody should praise the Lord. Apo Diyos, Ijay nga lugar, siya kumati usarom, taawan tilugan. Siya kumati may isang usaram nga kapatiran tapno no dumtang iti panag hallelujah naubusan ako dumating yung araw ng gawain jay aldaw iti panaggimong ijay panaggimungan aldaw iti panagsirbi may kanyang Apo Diyos awan jay lugan awan tilugan jay kabsat ko yung kapwa ko mananampalataya wala sasakyan pag ayan ang desire natin mga minaman maniwala kayo praise God. Sa unang panalangin ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, tatanggapin natin yan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng mga kapatiran dito sa Darigayos, maging matapat lang, patuloy na maglingkod sa Diyos. Isang araw, minamahal. Kahit yung mga bahay nyo na maliliit pa, yung mga bahay na minamahal ko na makikita nyo ngayon, talagang, sabi nga, importante may bahay. Eh pero kung ang pangako ng Diyos, bigyan ka ng malaking bahay, kaya mo ba? Amen! Yung hindi ka marunong mag-drive, pero bigyan ka ng Diyos ng sasakyan, kaya mo ba? Mahal na Panginoon, para sa'yo, kakayahanin ko. Amen? Everybody praise the Lord! Eh, ang sarap nyo pala kausap, mga minamahal. Pero nakikita ko, napakasarap talagang paglingkuran ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Eh, kasi minsan-minsan lang tayo magkita, kaya pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon na kung dumating ang Diyos, ayun ang ating pinakanasain, mapasama tayong lahat sa rapture. Amen? Pag nag-rapture na, minamahal, iiwanan natin lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Pero tayo, mga anak ng Diyos, dadalhin niya na sa kanyang piling sa karya ng langit, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you all so much, mga minamahal. Tayong lahat ay magpuri. Umawit sa ating dakilang Diyos. Habang inawit ang awit dito naman. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos na buhay sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, para sa bawat sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang katapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, yes, Lord. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, yes, Lord. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Hallelujah. Nanatili ka
karapat na Diyos, karapat dapat papurihan, masalamatan, alam Panginoon, hallelujah. Sa Lord, hallelujah. Glory, glory to God, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, hallelujah. Dakila ka, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, malapit, hallelujah. Pag-ibig mo, hindi ka maramot na Diyos, hallelujah. Dakila ka, ikaw ay mapagbigay na Diyos, mahal na Panginoon. Dakila ka, walang imposible sa iyo din sa Diyos, mahal na Panginoon. Dakila ka, walang imposible sa iyo, Diyos, hallelujah. Pag-ibig kung paano mo pinagaling aming karamdaman, binago aming mga buhay, hindi mo sa aming mga problema, mahal na Panginoon. Ibinigay mo sa amin libre, walang bayad, kaligtasan. Jesus, salamat. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, salamat. Mga minamahal, abang ating inaawitan ng ating dakilang Diyos, nanatili kang tapat. Hallelujah. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang tandaan natin, mga minamahal, ko, wala tayong hiniling sa Diyos maging ang mundo na hindi niya ipinagkaloob sa atin. Sa laki, basta ayon sa kanyang kalooban, ipagkakalob niya sa atin, ibibigay niya sa atin, mga minamahal. Jesus, salamat. Salamat, salamat, O Diyos, salamat. Buwisa ka sa araw na ito, sa oras na ito, nanatili na nakatalo sa lugar na ito. Ibigay ikaw ay nakating na maluwala at ligtas sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa pagkagising sa umaga, minamahal, maging ang mundo, hallelujah. Sa pagpasok sa mga pagtrabaho, pag-anapuhan, nariyan ang proteksyon, ang pag-iingat ng Diyos, hallelujah. Dakila ka, napakabuti mo, mahal na Panginoon. Wala ka kasing puti, wala ka kasing mait, hallelujah. Pag-ibig mo, hallelujah, dakila ka, hallelujah, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi ng Hebrews chapter 9, verse 28, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hinihandog niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At ganyan din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na iwalay sa kasalanan, sa kaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Isa ka ba sa naghihintay sa ating mahal na Panginoon? Isa ka ba sa naghahanda na at handang-handa na sa muling pagparito ng ating dakilang Diyos? Kung ikaw ay isa, mga minamahal, sa naghihintay sa pagparito ng ating dakilang Diyos, wala kang ibang dapat gagawin. Huwag mong sayangin ang buong buhay mo. Pagkakataon hanggat meron kang buhay na may paglingkod sa Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso at isipan, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil kung babalik ang ating mahal na Panginoon, ang pinangakuan niya na kanyang babalikan ay yung kanyang maginawang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya sa oras ito, mga minamahal, tayo po ay minsan ang pangmanalangin. Magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga himala, sa ating mga buhay. Dakila siya sa ating buhay. Hallelujah. Walang kagaya ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa oras ito, minamahal, tayo lahat ay tinuruan na manalangin. Magbanggit kayo ng panalangin, mga minamahal. Ibukan ninyo ang inyong mga bibig. Kung meron pa kayo natitirang kahinaan, hallelujah, sa inyong mga buhay, alisin niya ng Diyos, hallelujah. May natitira pa mga sakit, mga karamdaman, pagalingin niya ng ating mahal na Panginoon, mga problema, lutasin ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Mga dumaranas sa pagsubok, mga trials, tayo manalangin sa oras nito, hallelujah. Mapagpala namin Diyos na makapangyari sa lahat.
aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat po sa oras na ito na muli ka namin napaglingkuran, napasalamatan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mahalap Panginoon, wala kaming ibang, hallelujah, hallelujah, wala kaming ibang pinapasalamatan kundi ikaw lamang, mahal na Jesus, hallelujah. Dalangin namin sa iyo, Diyos, hallelujah. Ang bawat sa amin na natin pangawakan mo, ang pinagdarausan namin ng iyong Bible study sa lugar na ito, mga mahal sa buhay, hallelujah. Mga kapatiran sa lugar na ito, mahal na Panginoon, patuloy mo silang pangawakan, patuloy na turuan, makaganap ng naayon sa iyong banal na kalooban. Turuan, mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may katapatan, maging ilaw at asin, maging pagpapala, mahal na Panginoon. Dinadalangin din namin si Diyos ang mga may natitira pang kainan, mga nakakapagmura pa, mahal na Panginoon, ikaw po Diyos ang magturo sa kanila kung paano gumanap sa iyong banal na kalooban, hallelujah. Dalangin namin si Diyos ang mga humarap sa mga pagsubok, hallelujah. Ikaw po Diyos ang magpatibay sa kanilang panampalatay at paglilingkod sa iyo, ang mga may sakit, may karamdaman, pagalingin mo kanilang mga problema, ilasin mo kanilang mga buhay, baguhin mo. Alisin ang kahirapan, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang panalangin na amin din, binabed, Pastor Wilstrad Almeda, hallelujah. Hallelujah, mga minamanipatong natin ang ating makamay sa ating mga ulo. Isipin natin ang ating mga pastor na Glenn sa atin, hallelujah. Hallelujah sa mga pangalan ni Jesus. Sa unang panalangin na amin din, beloved Pastor Wilstrad Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaawi, mga demonyo, sakit karamdaman, cast out in Jesus' name, demons have been filled with sick and diseases, demons have been cured with sick and diseases, cast out in Jesus' name, demonyo, hallelujah, demonyo, karamdaman, sakit, hallelujah, cast out in Jesus' name, hallelujah, panghinas sa katawan, panghinas sa kasukasuan, sa kalamnan, cast out in Jesus' name, panghinas sa pananampalataya, cast out in Jesus' name, hallelujah, demons of cancer, leukemia, diabetes, leprosy, goiter, diabetes, hallelujah, pneumonia, arthritis, trauma, hallelujah, cast out in Jesus' name, hallelujah, problem solved. And vices began in Jesus' name. At inangkin namin ang katugunan sa aming mga panalangin tagumpay na nagmumula sa aming pinakamamalapi Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating malapi Jesus, mga minamahal, sa oras na ito. Bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po ay tatalon. Tatlong beses sisigaw tayo ng Hallelujah. Praise the Lord. Laksan natin ang pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Mula sa puso. Hallelujah, na sa ganun ay patuloy nating mapalugdan ang ating mahal na Jesus. Sabay-sabay tayo. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you all so much. Pagpalain talat ng ating pinakamamahal na Jesus Kristo. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa ating natapos na gawain sa araw na ito na mahal, December 8. Amen.